So bigalo po natin sa mga grandparents na alam po na lumapit kayo at ang maligalo ko lang ay isang pagpapaspas. So ito po sa harapan ng mga grandparents. Kung kayo maya, kung kayo maya na kayo grandparents na yan ay nararapan. So ayan ang mga nagingin ko padalangin ang ginika ng Pope Betty at si Sweet. So namahaling ako sa padalangin sa ating mga lolo at mga lola. Prayer for grandparents. Lord Jesus, you are born of the Virgin Mary, the daughter of saints Joaquin and Anne. Lord, we love the grandparents, the world of war. Protect them. They are a source of enrichment for families, for the church, and for all of society. Support them as they grow older. May they continue to be for their families, be strong pillars of gospel faith, guardians of noble domestic ideas, living treasuries of some religious traditions. Make them teachers of wisdom and courage, that they may pass on the future generations the fruit of the mature human and spiritual experience. Lord Jesus, help families and society to value the presence and role of grandparents. May they never be ignored or excluded, but always become and stand it up, help them to live serenely and to feel welcome in all the years of life which you give them. Mary, Mother of all the living, keep grandparents constantly in your care, accompany them on their earthly pilgrimage, and by your prayers, may one day be united in our heavenly homeland, where you await all humanity, for the great embrace of life without end. Amen. And may Almighty God bless you all, grandparents, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Life and the world to come. Amen.
Let us pray for our loving Father that we may be attentive listeners to His word and be faithful in following His Son, Jesus Christ, throughout our lives. Full of confidence, Lord, teach us to be faithful. Lord, teach us to be faithful. That the Holy Father, Pope Francis, the bishops, the clergy, and all who exercise authority in the Church may remain united to Christ, who is the source of inspiration and strength, we pray. Lord, teach us to be faithful. That all who work in government may prove faithful to their promises of serving the people through hard work, honest administration, and respect for the dignity and rights of all, we pray. Lord, teach us to be faithful. That catechists may grow in appreciation of their mission as teachers and witnesses of the gospel of Christ in the contemporary world, we pray. Lord, teach us to be faithful. For all of us who are present here, may we realize that, as Christians, we are called to witness to the gospel, and so do our share in promoting the work of evangelization, catechism, and service, especially in our parish and basic ecclesial communities. We pray. Lord, teach us to be faithful. That all the faithful departed may enjoy peace and happiness in the Lord's eternal kingdom, we pray. Lord, teach us to be faithful. Heavenly Father, listen to the prayers which we have addressed to you. Listen also to the desires of our hearts. We lift them all to you, confident that you will grant what is good for us. Through Christ our Lord. Amen. Thank you.
Pray, brethren, our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. As it were for the birthday of Gloria Marie David, and it was in Gloria Marie, with us in our mind, from Sakali Narito. Wala. Makibati din ang buho ko sa kanyang kaarawan. Sa araw na ito, muli sa pagkakasalamat sa biyaya ng mga buhay. Mario, thank you.
Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and the focus of charity, the way of the Francis, we have the plural and all the clergy. Remember also our brothers and sisters of God, all in the sleep in the hope of the resurrection, and all that die in your mercy. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us, Lord, we pray, that we the blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, and his spouse, and the blessed apostles, Saint Martin the Porus, and all the saints of the vision for the ages, may be made to be coerced in our life, and in praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honors is yours forever. That we may embrace our suffering, deny ourselves, take up our cross, and follow the Master and Doctor of suffering, our Lord Jesus Christ. So we pray.
Panalangin sa paghahanda. Sa akin ito ang pelayo ng diosesis ng San Pablo. Kamanahin sa langit, sa pasimula pa tinawag mo na ang lahat ng tao upang matamo ang iyong katotohanan sa pamamagitan ng halimbawa ng iyong anak. Di mabilang ang lalaki at babae ang tinilikuran ng lahat para sa kaya ng Diyos. Sa perlas ng sila, tinatag mo ang isang lalawigan na hindi lamang naging duya ng mga bayan. Bagkos nabibiyan, nabiyayaan ng isang buhay na simbahan na nakataraan lang magsiwalat sa iyong liwanag sa lahat ng tao may mabuting kaloob. Pagkaloob mo ang panibagong pagbubuhos ng kapangyarihan ng iyong Espiritu sa lahat na mananampalataya sa Diyos at Sisang San Pablo sa pagpasok ng lokal na simbahan sa Kristo ang taon ng Pulihiyo. Itulad mo ang panahon ito ng paghahanda na maging panahon ng pagpapanibago ng pananampalataya, pagpatibayin ng pag-asa at pagsabuhay ng halimbawa sa pag-ibig ng iyong mga. Ipagkaloob mo sa kariyan ng pusong tumitipok tulad ng puso ni Kristo sa mga religyoso at religyosa ang tunay na kagalakan sa buhay ng tunay na diwa ng mabuting balita at sa mga layo. Lakas na maging asin ang mundo at liwanag ng sanlibutan. Kayaan mo ang lahat ng tao, ang pangunawa at matatag na paninitigan at ipagtanggol ang kultura ng buhay sa kapangyarihan ng Eucharistia. Bigyan mo po kami ng lakas, ng loob, upang makasulong sa aming kinabukasan habang aming pinaginilayan at natutuhan ang mahawal ng nakaraan. Kasama ng Ina ng Diyos, paglusin mo kami sa ayon sa diwa ng kultura ni Jesus tungkol sa kapapalad upang maibahagi namin sa iba ang pag-aalagaan ng lahat ng mga banal. Amen. San Pablo, walang ermitanyo, patron, at gabay ng diosesis ng San Pablo. Let us pray. May the working of this heavenly gift, O Lord, we pray, take possession of our minds and bodies, so that its effects and not our own desires may always prevail in us. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Una ay mananawagan. So, umisa noon, hindi lang sa umisa natin sa umaga, umisa naman yung mga seminar, may mga pagpupulo, may mga vocarial na assembly ng mga organization ng simbahan, o di kayo mga district assembly ng mga organization ng simbahan. So, hindi umagamit yung ating LCD projector kasi nakasalamin yung ating paligid. So, ano yung pwede mag-solusyon natin? No? Ay, yung pinakamadaling solusyon ay ma-pumili ng TV. No? So, para meron tayong option kung siya is yung TV, ay kaya na maliwana kung pwede makita. No? So, yun po yung nais namin yung maging proyekto. Magkaroon na tayo ng monitor TV. So, mayroon tayo nakita, may lumo, may mura pa ko. Kaya nakabuto ng 30,000, 40 inches na TV. Hindi pa ako yun yung non-branded na TV. Pero at least, magagamit tayo ng
station. So kasama ko ng CCTV, di ba rin tapos din. Tawagin ko natin na yung ating screen TV o monitor TV. No? So tayo rin na kaya sa sinimang nais sa tumulong. Hindi naman ang buo. Pangalawa, ay dahil sa mula natin na magkunsan ng panibagong mass wedding. Noong nakaraang mass wedding ay tayo po ay nakapitong pares. Pero dahil sa mula natin na pagsumikap ay iban pa natin mga kapatid na isama natin sa mass wedding. Pagkakalang sabihin ko ay pato, hindi naman kami intelligent. Well, wala akong problema. Hindi ay pwede naman na mag-donate kayo pa rin ay kayo pa rin sa simbahan. Hindi naman yung mas wedding lang ay para sa mga entitled. Kaya ako tayo na namin sa mas wedding. Isa rin po yun, no? Sa dahilan natin yung entitled. Pero isa rin yung dahilan ay ma-orange sa opinion ko natin yung mga kapatid natin ay hindi makasalo sa simbahan. Kasalo sa West, kasalo sa Mayor, pero hindi lang sa simbahan. Bakit? Kapag hindi lang sa simbahan, sabi na natin, you are living in sin. Na umuhay ka sa kasalanan. E ano nga yung pagkain na umuhay sa kasalanan? Wala ka sa grasya ng Diyos. And ito sabihin na wala kang sa grasya ng Diyos. Ano yung kabaligtaran ng grasya? Disgrasya. So, habang wala ka sa grasya ng Diyos, do not expect na ikaw ay mapupuno ng grasya. So, ayaw ng simbahan,